Hello mga bata! Welcome sa ating online Sunday School! Ngayon ay mag-aaral muli tayo ng salita ng Diyos. Tawagin niyo na sila nanay, tatay, ate at kuya. Sabay-sabay tayong manood at matuto. Naalala niyo pa ba ang kwento natin noong nakaraang linggo? Sige nga, tanungin ko nga kayo. Ano ang tawag sa tagapangalaga ng mga tupa? A. Doktor, B. Pastol. Tama, pastol. Sino naman ang ating pastol? Tama, ang Diyos ang ating pastol. Kilalang kilala niya tayo at nakatutok sa atin ang kanyang mga mata. Handa na ba kayo para sa bago nating pag-aaralan? Kung handa na nga kayo, sabihin niyo nga, handang handa. Pero bago ang lahat, manalangin muna tayo. Panginoon, maraming salamat sa araw na ito upang kami ay mag-aral ng iyong salita. Bigyan niyo kami ng talino upang maunawaan ang mga ituturo sa amin ng aming guro. Sa pangalan ni Jesus, Amen! Yes, Lord, yes. Yes, Lord, yes, Lord God Almighty. Yes, Lord, yes. Yes, Lord, yes, Lord God Almighty. True are your judgments and gagawa tayo ng 3D fruit trees. Maaari kayong kumuha ng brown at pulang papel, cardboard, pandikit at panggupit. Tara, gawin na natin!
Ayan, tapos na. Alam niyo ba kung bakit natin ito ginawa? Dahil ang kwento natin ngayon ay tungkol sa dalawang tao na binigyan ng Diyos ng tahanang may maraming puno. Tara, alamin na natin. Nilikha ng Diyos ang lalaki at babae upang pangalagaan at bantayan ang harding ito. Ang hardin ay tinawag na Eden. At ang pangalan naman ng lalaki at babae ay Adan at Eva. Pinuntahan nila ang mga puno na mayroong masasarap na bunga. Pwede natin kain ang lahat ng bunga ng mga puno, maliban sa punong ito. Dahil sabi ng Diyos, kapag kinain natin ito, tayo ay mamamatay. Pumitas si Eva ng prutas at kumain, pero dumating ang ahas para tuksiin siya. Alam mo ba kung anong meron sa punong iyon? Bunga ng punong ito ay napakasarap. Pero sabi ng Diyos, hindi namin maaaring kainin at hawakan ang bunga ng punong iyon. Maaari namin kainin ang lahat ng bunga, maliban sa punong ito. Dahil kapag kinain namin ito, ay mamamatay kami. Hahaha! Kapag kinain nyo ang bunga na iyon, hindi kayo mamamatay. Dahil kapag kinain nyo ang bunga nito, ay magiging katulad nyo ang Diyos. Ang inyong mga kaisipan ay magiging bukas. Maunawaan ninyo kung ano ang mabuti at masama. Nakinig si Eva sa sinasabi ng ahas, kaya nagpunta siya sa punong pinagbabawal habang patuloy siyang tumutukso ng ahas. Pero sabi ng Diyos, bawal itong kainin. Babae, nasan ka? Binigay ni Eva kay Adan ang kinagat nitong prutas at kinain din. Nagulat sila at nagkahiyaan. At tinakpan nila ang katawan ng mga dahon. Adan, nasaan ka? Nandito ako, Panginoon. Nagtatago sa hardin dahil kami ay nakaubad. Sino nagsabing nakaubad kayo? Kinain niyo ba ang bunga na punong pinagbabawal ko? Binigay sa akin ang babae ang kinakain niyang prutas at kinain ko rin ito. Babae, bakit mo ginawa yun? Tinukso ako ng ahas na kainin ang prutas. Kaya, pinarusahan ng Diyos ang ahas. Tinanggal ng Diyos ang mga kamay at paa nito. Habang buhay kang gagapang at kakain ng alikabok, at ikaw ay magiging kaaway ng mga tao habang buhay. Babae, ikaw ay maghihirap sa panganganak dahil sa ginawa mo. Adan, hindi mo nasunod ang pinag-uutos ko na bawal kainin ang bunga ng punong pinagbabawal ko, pero hindi mo ako sinunod. Kaya ikaw ay maghihirap. Magtatrabaho ka para sa iyong asawa para magkaroon kayo ng pagkain. Ikaw ay makakaranas ng pagod at pawis para lang may makain. At higit sa lahat, kayo ay nakatakdang mamatay at babalik sa alabok kung saan kayo nagmula. Babae, ang pangalan mo ay Eva. Ikaw ang magiging ina ng mga anak natin. Dahil sinuway ni na Adan at Eva ang utos ng Diyos, ay pinaalis na sila sa hardin ng Eden at hindi na sila maaaring mangalaga nito. At upang makalayo din sa puno ng buhay at hindi na nila ito makain pa. May utos na ba ang magulang ninyo na hindi nyo nasunod? Halimbawa, kumain ka ng gulay. E sinabi na rin ba nila sa inyo kung bakit nila inuutos ito? Halimbawa, kapag kumain ka ng gulay, ikaw ay lulusog at makakaiwas sa sakit. Kadalasan, alam naman natin ang mangyayari kapag sumunod o sumaway tayo sa utos. Alam naman natin na maganda magiging resulta ng pagsunod. Masama ang magiging resulta ng pagsuway. Ang tawag dyan ay bunga o consequence. Pero pinipili pa rin natin sumuway. At tulad ng ginawa ni Adan at Eva, pinapili sila ng Diyos sa buhay at kamatayan. Pero pinili nila ang dahang-hahantong sa kamatayan. Pero dapat, mas piliin nating sumunod sa pinag-uutos ng magulang natin at pamahalaan na magsuot ng face mask at face shield, lalong-lalo na ang pinag-uutos sa atin ng Diyos dahil alam nila ang ikabubuti natin. Nakinig ba kayo sa ating kwento? Sige nga, tanungin ko nga kayo. Ano ang sinabi ng Diyos na mangyayari kay Eva at Adan kapag kinain nila ang pinagbabawal na bunga? A. Mamamatay sila. B. Mabubusog. Tama, mamamatay sila. Ano naman ang ginawa ni Adan at Eva? A. Sumunod.
B. Sumaway. Tama, sumuway sila sa pinag-uutos ng Diyos. Kaya pinalis sila sa Hardin ng Eden. Handa na ba kayo para sa ating memory verse? Kung handa na kayo, sabihin nyo nga, handang-handa. Ako muna ang mauna. Pagkatapos, ay sabay-sabay naman tayo. Deuteronomy 30:19. Sa araw na ito, tinawag ko ang langit at lupa na maging saksi kung alin dito ang pipiliin ninyo. Buhay o kamatayan, pagpapala o sumpa, piliin sana ninyo ang buhay. Deuteronomy 30:19. Tara, sabay-sabay naman tayo. Deuteronomy 30:19. Sa araw na ito, tinawag ko ang langit at lupa na maging saksi kung alin dito ang pipiliin ninyo. Buhay o kamatayan, pagpapala o sumpa, piliin sana ninyo ang buhay. Deuteronomy 30:19. At dito na nagtatapos ang ating online Sunday school. Tara, manalangin tayo. Panginoon, maraming salamat po sa mga natutunan namin. Gabayan niyo po kami sa araw-araw. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Balik po tayo sa susunod. Paalam!